Di mo namamalayan, senior citizen ka na pala, kakatrabaho mo, di ba? Di mo namamalayan, ikakasal na pala yung anak mo. Hindi mo namamalayan, yung anak mo, high school na pala. Hindi na sasama sa'yo, hindi mo na siya pwedeng alagaan pa gaya ng bata. Maraming panahon ang nasasayang dahil sa... Hello, good morning mga ka-vibes. Kamusta? Kamusta kayo? Ang bilis na ang araw, no? Sabado na naman. So, yan. Pasyal ho tayo ng San Carlos City. Sa bayan ho ng aking mga lola. Alam niyo mga ka-vibes, samantalahin yung pagkakataon na makita, makasama niyo yung mga loved ones niyo, family, relatives. Samantalin niyo rin yung mga pagkakataon na yung mga nakatampuhan ninyo, hanapin niyo. Ito yung sinasabi nilang tunay na laban, di ba? Lalabanan mo yung sarili mo. Dahil ayaw mong makipagkasundo, pero dahil gusto mong sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, hanapin mo sila at mag-offer ka na magpapatawad. Tanggapin man nila, makipag-ayos man sila o hindi, at least you did your part. Alam na ng Panginoon yun. Sa mga family naman natin na hindi natin madalas makasama, kung magkakaroon tayo ng oras na makasama natin sila, samantalahin natin, i-grab natin yung chance. Dahil alam nyo, itong mga bagay na pinag-uukulan natin ng panahon, inuubos natin ng ating lakas, oras, para kumita, magtrabaho, syempre, para rin naman sa pamilya yun. Kung iisipin mo, ginagawa natin yun para sa family, di ba? Pero kung labis naman na yung binibigay nating oras, panahon sa trabaho, sa mga material na bagay sa mundong ito, at nakakaligtaan na natin ang tunay na meaning ng family, di ba? Minsan kasi pagka naghahanap buhay ka, kumikita ka ng malaki, ang nagiging goal mo na dyan is kumita ka pa ng mas malaki at makaipon ka ng mas malaki, to the point na hindi mo na napapansin na naubos na pala yung panahon mo, di ba? Di mo namamalayan, senior citizen ka na pala, kakatrabaho mo, di ba? Di mo namamalayan, ikakasal na pala yung anak mo. Hindi mo namamalayan, yung anak mo, high school na pala. Hindi na sasama sa'yo, hindi mo na siya pwedeng alagaan pa gaya ng bata. Maraming panahon ang nasasayang dahil sa mentality natin na nakapokus tayo sa mga material na bagay na akala natin ay para sa pamilya talaga natin. Ngunit, yun nga sinasabi ko, mas mahalaga ang oras, mas mahalaga ang panahon na mahawakan natin kaysa sa pera. Kasi ang pera, in the future, pwede mo pang mahawakan yan. Kahit matanda ka na, pwede ka pa rin makahawak ng pera. Pwede ka pa rin kumita. Pero ang oras sa pamilya, hindi na may babalik pa kapag yan ay lumipas na. Sayang, di ba? Ganun rin sa pagpapatawad sa mga nakaalitan mo, nakaaway mo, nakasagutan mo. Sayang yung chance na buhay ka pa at wala kang ginagawa, hindi ka nakikipag-communicate sa kanila. Sayang yung chance dahil nga, sabi naman sa Biblia, walang kasalanan na welcome sa heaven. Diba? Kung namatay ka, nadala-dala mo yung puot, galit mo, paano ka makakapasok sa karya ng Diyos, diba? Tuloy natin kasi nasa highway na tayo. Diba? Focus.